Bakit madali ko dito sa away sa negosyo? Gano'n marami ka na. Ano ko ka naman? Kung magpa ka naman? Hi, hello. How are you? Walang lipstick. Ah, nag-work ate. Nag-work ang ano? Oy, Day Jane! Wala ko ya lipstick. Ay, nay. Wala na ipin, wala pang lipstick oh. Saan ka pa? Sabi ko nga magpapakita ako eh, pero ano, silaw. Wait lang. Mag-adjust ako ng ano, ng brightness. Ba? Oh. Pag-channel na lang TV, oh. Day, ara naman ulan, Day Jane. Grabe naman, tignan mo yung labas, oh. Hala, oo, oh, naulan na naman. Itim na naman ang langit. Ganun talaga eh. Yun ang sabi ko, magpapakita ako kasi parang uulan. Tapos yung bintana kasi, yung ulan, itum-itum akong bibig, guy. Tapos ang likod ko, tingnan mo yung likod. Oh, di ba? Kusina na. Makapunta ba Shopee dyan natin? Hindi! Hindi kasi nga bukid na! Bukid na dito, Day! Harang! Ay! Mamita Ems! Thank you! Muntik na akong ano, muntik ko na makalimutan, o diba? Oo, wala. Hindi makapasok yung mga ano dito, yung mga Lazada o Shopee kasi nga bundok na. Tamchak na, wala pa. Ah, wala pala. Thank you so much, Mamita Ems. Day Sarah. Oo, salamat kayo, Mia. Hayaan mo na yung ano, yung bibig ko kasi nga parang ano, nagpa-practice yan na ano. Bakit sayang? Bakit? Papadala ka ba sa akin? Papadala mo ako lipstick. Pasaway kang lipstick, hindi naman magagamit yan dito eh. Okay lang yan. May bagong ano naman ako dahil tanim. Oh, bigay ng ano ko, bigay ng pinsan ko. Diba? Ay, te. Ano ni sangala niya ko nung? Sa mga hilamo naman ang nito. Hmm. Oy, marami akong team, makakala mo ah. Day Jane, marami kaya akong tibak. Tibak lang ba? Dami kong tibak dito. Tapos panty na may zipper, panty na may bulsa. Oh, mag-collect ka na ng mga plants. Ako, binibigyan na ako ng ano, ng pinsan ko. Ito, meron din akong ano. Ewan ko ano tawag dito. Dahil gusto ko dahil sa mga pananinda, yung nasa loob lang ng bahay, yung indoor lang, kasi nga, nakakatamad mag-ano, diba, sa labas, nakakatamad kung minsan. Tapos, kailangan kailangan mo magdamo lagi. Yung nasabi ko, mas maganda kapag sa indoor lang, kasi pag sa indoor daw, sa loob ng bahay, lalo na sa CR, maglagay ka ng plants, tsaka sa room mo, yung energy, ganun daw, kaikikan.
Wow, gusto ko rin mag-collect ng mga plants talaga. Mahal kasi plants dito. Eh, kung malapit lang sa... Malapit ka lang, maraming tanim dito. Gusto ko yung badyang na, ano, na tapol. Yung dwarf, meron ako dun sa labas. Mahal yun. Nag-iisa lang yun. Gusto ko magbisbis ng mga halaman. Bakit kaya? Dahil pag ako magtanim, hindi nabubuhay yung ano... Hindi nabubuhay yung tanim. Pag ako mananim, talaga, totoo yan, hindi nabubuhay. Buti na nga lang yan. Pag ano, paglagay ko dito, oh, di ba, may ugat na siya, oh. Ayan. Oh, may ugat na. Ayan, oh. Nabuhay siya. Pero, kapag nagtanim ako dun sa labas, talaga, hindi talaga nabubuhay. Ewan ko kung bakit. Anong bisbis? Dijin, explain mo yung bisbis. Michi Manalo, thank you so much sa pagpasok sa akin. Sa akin, nabuhay naman. Dijin, ano daw yung bisbis, Day? Buti sa inyo, nabuhayan kayo ng pananim. Sa akin, hindi. Ano lang yung nabubuhay lang sa akin yung ano, yung gulay. Kapag nagtanim ako ng gulay, wala, ngayon ko lang nakita yung... Hindi man lang kayo nagsabi yung ano ko dyan, yung matandang... Matandang dede na lumalabas na pala. Alaga ba yun? Hindi. Yung magbibisbis ba? Ano ba yung tawag doon? Hindi, Daibichi. Si ano? Si Daijing. Daijing, ano ba yun? Yun. Ah, magdilig pala. Ano ba ito tawag? Magbunyag ba? Magbunyag. Magbisbis. Hindi ba lang kayo nagsasabi na yung dede ko pala lumalabas na dyan? Parang akala nito ay malaki talaga, eh, no? Hayaan mo lang suso. Parang akala talaga, totoo. Parang malaki, eh, no? Yun pala, eh, matanda na. Nakakahiya. Ah, okay. Oo. Pero ngayon, hindi na kailangan magdilig, oh. Naulan na nga, oh. Ang lakas na ng ulan. Laday, ang lakas na ng ulan, Day. Na, ang lakas na ng ulan. Dinig nyo? Oh. Diba? Ang lakas ng ulan. Kapag lumakas yung ulan, ito yung ano. Ayan. Ganyan. Yan yung bubong namin. Bantay ka mamaya. Lahat yan, ano yun? Bantay ka mamaya, lahat yan. May mga baldi na dyan. Parang ano eh, parang kasagingan yung ano, yung bubong. Ayun, oh. Oh. Nakikita na nga eh. Yaan mo siya. Hala, salamat sa tatlo ah. Gusto ko may sariling bahay, tapos maraming halaman. Ako dahil gusto ko may sariling bahay, tapos maraming gulay. O, diba? Kasi yung gulay, makakain yung halaman, hindi naman. Gusto ko gulay. Gulay yung pananim. Mamita, anong SH? Parang patay yung mukha ko, no? Parang patay yung mukha ko. Tingnan nyo naman. Wala, grabe. Pagpayat ko, oy. Tapos yung mga... Dayjay, no? Yung mga ugat ko dyan. Nalabas na dayo. Ayan. Nagsilabasan na talaga yung mga ugat ko. Hindi, dahil Michi, nasa Negros Occidental ako. Niligay nun, isang Ilonggo. Negros Occidental. Salamat, Mamita. Mamita M, Sarah, Selad na dami ako friend dyan. Sino? Sino yung mga friend mo dito? Ang ingay ng ulan? Sino-sino? Taga saan sa Negros? Talisay kami. Oo! Parang sumisigaw na nga ako eh kasi nga ang lakas.
Saan sa Negros yung mga ano mo dahi, yung mga friends mo dito? Bacolod siya, Ate Mitch. Oo. Antok, no? Wala to hinalay sa gwa. Na? Wala hinalay sa gwa? Limot ko na kung saan. Ay, di atay. Tanungin ko muna sila. Sige, magtanong ka muna. Basta kami, Bacolod City kami. Dimitch, salamat talaga sa pagpasok mo sa akin, ha? Ako nagutom, day. Wala pa kami ulam, day. Kanina, munggo na naman yung ulam namin. Oo nga. Ano na naman nakabigya, ha? Pastilan. Oo, gutom din ako, day. Wala pa kami ulam kasi kanina yung ulam namin, munggo na naman tsaka kangkong. Kagabi, takwai. Ewan ko mamaya kung ano, wala pa yung bayaw ko. Kailangan kasi nakapagsain na kami mga 5, nakapagsain na kasi alas 6 imidya, hapunan na namin yan. Ganun kaaga. Oo nga, mag-order ka na sa McDo dyan. Magpa-jabi ka na. Dito walang McDo, walang Jollibee. Gulay yung makikita mo dito. Kabalastugan na nga nila panghimo nung aduwa, ha? Dayjen, magkape ka na dyan. Sarap nga ikape, no? Kaso lang yung kahoy namin basa. Ay, asan ba yung... Yung kahoy namin dahil basa. Nakakatamad mag sigang sa ano, sa kalan. Nagtitipid ako. Magtipid ka na. Umpisan mo na magtipid. Mamaya, mag-asawa ka na para marunong ka na mag-budget sa sarili mo. Ay, ganun ba, Day Mitch? San ka ba? Ganun si mama ko. Namatay lang yung mama ko. Ganun talaga yun. Alas 5, alas 6, kakain na talaga yan. Eksakto alas 6, kakain yan. Eksakto alas 7, tulog na yan. O, diba? Tapos, pagka 3 a.m., gigising yan kasi magluluto na yan ng mga puto. Dito kasi, nung buhay pa si mama, yung nilalako niya puto, mga kakanin. Pero yung ginagamit namin na sa pagluto ng puto ay, bigas talaga. Magtipid ka, tapos magkasakit ka ng ulcer. Ulangin pa yung ipon. Yung ipon mo, oo nga. Yun nga, Day Mitch, magtitipid siya. Hindi siya mag-inom ng kape para hindi daw siya i-ulcer. Marunong ako magtipid natin na lahat ng magkakatipid. Ako ang matipid. Ay, ganon. Baka talo pa ako sa'yo. Ate Mitch, inom lang ako tubig. Oo nga, magtubig ka na lang. Sa Paranaque, sis. Pero sa Quezon City, ay Quezon, ay ganun din kami. Sa Quezon Province, Day Mitch. Nakapunta na ako sa Quezon Province sa Maychaong. Family ng asawa ko noon. Tapos, nung hindi pa kami naghiwalay ng asawa ko, taga Paranaque kami sa Bitter Living sa Aeropark Subdivision. Labasan ng kaharap ng Tropical. Walking distance sa SM Bikutan. Yup. Oh, di ba? Nakapunta na ako ng Maychaong . Sumakit na yung wet ko kakaupo sa sasakyan kasi nga ang layo talaga ng Maychaong, no? Ang layo, grabe. Lakas ang uda.
Tapos sa may tambo. Tagadyaan kami noon. Pero nung naghiwalay na kami, 11 years na eh. Naghiwalay na kami, nauwi na ako dito sa ano, sa Negros. Tapos sila, bininta na nila yung bahay doon. Tapos nanirahan na sila sa I think sa ano, sa Batangas ata. Parang sa Batangas sila ngayon eh. Damage. Para sa akin talaga ang layo yun. Oo. Meron kaming tinulungan na, ano, na isang babae taga Quezon Province din siya. Dito siya nakapag-asawa sa Negros, tapos pinalayas ng lalaki. Wala siyang pamasahe. Mula dito sa Bacolod papuntang Quezon Province. So nag-please nangingin siya ng tulong sa akin kung anong dapat gawin. Dinala ko siya sa Coast Guard. Tapos inambag-ambagan hanggang makaabot siya ng sa kanila. Wala siyang binayaran ni Cinco. Bali, pinahatid siya. Pag dyan ka galing eh, malayo talaga. Galing kami ng Paranaque. Galing kami ng Paranaque, papuntang Chaong. Ang layo, malayo, oy. Para sa akin, ang layo na talaga, Mitch. Luzon kami, Visayas na kayo. Oo nga, pero nung sa Paranaque talaga ako. Tapos pumunta kami ng Chaong. Ang layo, kaya... Oh, para sa iyo malapit 'yun. Hindi naman kasi ako nasanay sa ano, sa sobrang layo ng biyahe na katulad sa puntang Chaong. 'Di ba? Hindi ko alam kung saan mas malayo, yung papuntang Quezon Province or papuntang ano, Pampanga. Damage. Kasi sa Pampanga nakapunta ako ng Pampanga sa kasama ko yung asawa ko noon. Nakapunta ako ng Pampanga sa saan ba? Florida Blanca. And then pumunta, umuwi kami ng Baguio dun sa La Trinidad sa asawa ko, sa tatay niya. Yun lang yung alam ko na pinuntahan ko, pero hindi ako familiar sa Maynila, yung like Makati, sa mga circle-circle na yan. Hindi ako familiar kasi hindi ako nalabas ng bahay. Bawal ako lumabas. Tapos bawal akong lumabas na walang chaperon. Minamani-mani ko kasi ang Quezon at tsaka Manila. Ay ganon. Tibay mo sa biyahe kapag ganyan ka. O, di ba malapit Pampanga? O, di ba? 3 to 4 hours lang ang biyahe. Nakapunta na ako dyan, ano, one time. Sa Florida Blanca. Kasama ko yung asawa ko. Tapos, basta puro province yung napuntahan ko nung nasa, dyan pa ako nangirahan sa ano, sa Paranaque. Puro halos lahat, ano ba to, probinsya yung napuntahan ko, like Quezon, Pampanga, saan pa ba? Pero, hindi ako familiar talaga sa like Baclaran, Divisoria. Nakakapunta ako dyan, pero parang one time lang. Ganon, kasama ko yung asawa ko. Pero kapag ako lang mag-isa na umalis, hindi talaga pwede kasi nga mawawala ako. Tapos bawal ako lumabas sa bahay. Sigurado ako mawawala ako. Alam mo naman yung pag ako lumabas, tatanga-tanga. Tatanga-tanga talaga. SMB ko, tan nga, nawala ako eh. Tsaka dito, SM dito sa amin. Hindi ko na alam kung saan ako lalabas eh. Yun ba kaya sa malalaking mall? Piscot na yan. Dito dahil sa ano, sa workplace ko. Malapit lang yan. SM tapos workplace ko. So, ngayon, araw-araw, dinadaalan ko lang yung ano, yung SM. One time, December, pumunta kami ng anak ko, tsaka yung pamangkin ko. Pumunta kami ng SM.
Kasi gusto ng pamangkin ko bumili ng jacket. Yun yung gift niya, gusto niya. Alam mo anong nangyari? Hindi ko na alam kung saan kami lalabas. Hindi ko na alam kung saan kami lalabas. Please coat na to. Ayoko nang pumasok ulit sa mall. Sabi ko, ayoko nang pumasok ulit sa mall. Oy, mawawala lang pala ako. Wait lang at kukuha ako ng tubig sa baba. Ah, sa baba. Ano yon? Third floor? Wait lang. Sige, dyan lang kayo. Ang pangit. Day, hala, day, Jane. Ang pangit kaya mag, ano, nakangiti ako. Ang pangit ng... Ako, iihi. Ako, iihi. Wait lang. Sige. May CR ka ba dyan, day? Ako, antok ako? Dre? Paamoy ng kilikili? Wala ang amoy. Wala, wala naman ang amoy ah. Ano? Galo ka bo? Nakakaantok ala, grabe pagpayat ko oh. Para na akong 50. Mamita, tingnan mo yung mukha ko. Para na akong kasing edad mo. Para na akong kasing edad mo. Tapos, hala mamita, pag magsalita ko, yung mga ugat ko, nagsilabasan. O, diba? O, naglalabasan na yan. O. Antok, oy! Ano, magpapakyot na lang ako dito. Charot. Sige, dyan lang kayo saglit. At ako'y ano rin. Kukuha rin ako ng... Magsaing rin ako. Damo to kanina sa isa? Wala. Lakukan ko yung isa. Bido. Expire na rin yung mama mo ni ma. Hindi kayo pag-ilabit. Ano na naman yung ginano mo ni Nash? Okay lang ko di. Okay lang ko di. Kita isa. Ano ako na rin? Dua tas tangan. Oh. Thank you.
Di ka din alam mo, ang labador de. Apo kay Gige. Jesus. Gige, labador. Ay, ito na mama. Ito na. Okay, I'm done. Uy, apat na sila. Tamsak, day tiya, salamat na dito na. Uy, salamat, nagtigang lang ko day, dito na, oo, wait lang, nagtigang lang ko. Oo day, nag-aulan day, pero nag-ulaw naman sa. Ang amon, ano, sala, kusina, o, direktsahan na. O, diba? Uy, pasensya na ha, nagtigang pa ko kay, ano na ni oras, alas 4 na ni guro. Ay, alas 5, wala pa, alas 5, ano pa lang. Tingnan, posisyon. Loading ko no? Loading ko? Ara na tayo, nag-ulaw na tayo, tiya. Gano'n ka nila mo, Jol? Hala, Diyos ko nga, mong module, oh. Oh, oh module. Higit nga 40, module. Module. Ang kakapal. Module. Diyos ko. Eh, ewan ko kung paano ko tapusin. Ewan ko kung paano ko tapusin yung mga module na yan, ay. Oh, mag 5 na tayo, timprano ka pa nagtigang. Oo, oh, day, kay alas 6, day, alas 6 yung media, nagkakao na kami niya, panyapo na kami amon niya. Okay na, ay, salamat naman, wala na nag-ano, wala na nag... Wala na nag... Ano gani ni? Nag-loading. Kaya mo yan, Ate Nalo. Oo, oh, syempre, kakayanin na lang talaga. Module pa more, oh, para tayong... Parang kita yung estudyante, yung mga estudyante, mga walang silbi. Ayun, naglalaro. Oh, yun. Tingnan mo. Ayan. Yan ang pinagagawa nila. Laro, laro, laro. Diba? Hindi mo na mapakinabangan mga animalis nila sa module, uy. Oh, sila na magsulat, Ate Nalo. Day, mas mabuti pa, day, na ako na lang gagawa, day. Kisa naman sila ang gagawa. Sila magsusulat tapos may ginagawa ka, maya-maya tanong. Tanong dito, tanong doon, tanong dito. Hindi ka rin makagawa ng mga trabaho mo. Mas mabuti pa na ako na gumawa, dire-diretso pa talaga. Yung kinakainisan ko talaga kapag yung may ginagawa ka tapos merong nagtatanong, nangungulit. Talagang naiirita ako. Yun na mas maigi pang ako na lang. Bahala na. Buti pa yung pamangkin mo. Yung pamangkin mo yung ano. Yung nagsusulat. Ayan, yung pamangkin ko. Yan. Yan lang. Walang silbing batang yan. Walang ginawa yan. Huli mag-tiktok. Ah, ayun. Yung isa, nandun sa sulod ng, sa loob ng... Hala, wala na. Charge, wait lang. Yung isa pamangkin ko tulog din, yung 19 years old, ah 20 na ata yan si Justin. 19. Nako, nakapagtalo naka, ay. Nako, nakapagtalo teacher, imagine 6 a.m. sharp mag-online instruction. Sobrang aga, sabi ko kahit 7 a.m. pressure magising mga bata nang early. Parang face-to-face na rin. Hala, bakit alas 6? Tulog pa yung mga bata, hindi pa yung nakapaghilamos. Hindi pa yung nakapaghilamos, oy! Dito ngayon mga bata eh. Tanghali na nagigising. Kahit sino ba naman eh. Alas 6, kasi kapag nag-school ka ng face-to-face, ano eh, 7:15 yung pasok. Kailangan yung alas 6, gising na yung mga bata. 6:30, makaalis na yung bata para pagdating sa school, exactly, advance pa dapat, di ba? Advance 7:15,
yun yung pasok nila. Ewan ko dyan sa inyo kung ano yung mga patakaran. Basta dito, ganun. 7:15 to 11. 11, tapos 1 to 4. Ano lang eh, ng... Ano ba ito tawag? Whole day school. Hindi katulad sa Manila na ano, na half day. Hala, grabe naman yan. 6 a.m. to 9 a.m. online. Then mag-module. Whole day. Hala, grabe naman yan. Ay, asa na yung papunta yung ano, yung mga utak ng mga batang yan. Wawa naman. Diyos ko, may mga module na. Parang advanced naman. Pero for sure, pag sila nagtuturo... Sila nagtinuro, di niya yun ituturo ba at di nila yun makuha one week lang turo ng mga bata. Tama ka, Day Jane. Kahit sino ba naman. O, di ba? Di ba? Realidad lang. Yung mga, hindi naman lahat ha, hindi naman pangkalahatan sa mga teacher. Merong teacher na tamad talaga. Paupuin yung mga bata, tapos magsulat. O, sige, magsulat, isulat nyo to. Kasi si teacher mag-cellphone, mag-Facebook. Meron pang ano, teacher na nagva-vlog. O habang nagsusulat yung mga ano niya, may kakilala ako niyan eh. Nagsusulat yung mga estudyante niya, siya nagva-vlog. O, di ba? Ganun. May ano ako niyan, may kakilala ako. Hindi pala kakilala. I mean, may nakita akong ganun. Oo naman! Oo naman, Day Jane. Talaga yan, totoo yan. Hindi naman maituro yan lahat talaga. Yung sigurado yun, mga basic lang talaga. Nakita mo sa mga module, yung mga answer key nila. Ang hahaba ng mga answer. Ang hahaba, Diyos ko. Pero kapag sila yan, sigurado yan. Ganon talaga. Di kaya ng powers ng nanay kung may trabaho. Hindi lang sa trabaho, Day Jane. Hindi kaya ng mga magulang, lalo na yung ano, mga magulang na kapos din sa pag-aaral. Ganun. Katulad ko, hindi lahat talaga alam na alam ko yan. Nga talaga yung utak ko dyan. Tigang talaga yung utak ko. O, diba? Lalo na sa katulad sa lugar namin dito, hindi naman lahat eh may pinag-aralan yung mga magulang dito. Yun yung mga kawawa. Kasi nga, paano nila i-explain sa mga bata? Ganun din. Wala rin. Magsusulat na lang yung mga bata. Wala ka sa grade 2 namin, kami panananay mag-check ng module, ayos talaga. Ay, 20% ka. Ha? Ay, talaga, ginagawak o pinapasa ko, hirap na nga tayo magturo sa anak, pati mag-check, paipasa sa atin. Nako, di kami pumayag. Ba't kayo mag-ano? Day Tia, bakit pati kayo? Dapat yung mga teacher ng ganun, di ba? Sila na, ano, obligasyon na nila yan eh. Yan yung pinakamahirap kasi nga, magbibigay ng module sila, pa-check-check. Pag nakita mo sa school, makikita mo doon, nag-check lang sila, nag-check. Pero yung feeling na sabi nila eh, hirap na hirap daw sila, ganito, ganyan. Pero hindi nila na hindi nila alam yung ramdam ng mga magulang na kapos sa pinag-aralan kung paano, kung gaano kahirap na magturo sa isang anak na ganoon. Diyos ko, Ate Tia, wag kayo pumayag ano na trabaho nila kung kayo na lahat. Oo nga. Buti pa sila paupo-upo doon, magche-check lang ng mga papel. Alam naman nila na yung nanay yung gumagawa, tapos may answer key naman, o di ba? Easy lang, tapos monthly may sahod. Yung mga nanay, paano na lang? O di ba, Day Jane? Tama ba?
paupo-upo sa misa, pa-check-check. Parang ano nga eh, parang kalokohan. Mag-check sila, pero may answer key naman sa likod. Sino ba namang kalokohan na nanay na hindi ipakopya sa mga bata yung answer key? Siyempre, ipapakopya yun kasi nga, may answer key. Yan, anong purpose ng answer key na yan kung hindi isusulat ng mga bata? Diba? Tapos, kapag ganito karami, oh, 16 piraso. Oh, this is size, diba? 16 yan. 16 piraso. Makatch up ba yan ng isang bata sa ano sa isang linggo? Hindi, diba? Kung magka-cut off sila Sunday, Monday, kukuha na naman ng another module. Hindi makatch up ng bata na masagutan lahat yan sa isang linggo. Kasi nga, sa isang libro pa lang, kung tutuusin, hirap na yung bata. O anong gagawin ng mga bata? Eh, may answer key. Di, sa answer key magsusulat. Pag walang answer key, di wala. Oh, that's it. Kisa naman mag-research. Yung iba, buti na yung ibang mga nanay, may cellphone, may data, may wifi, makapag-research sa mga anak nila, eh, paano yung walang, ano, walang mga gadget? That's it, pansit. O, diba? O, diba? That's it, pansit. Oo naman, Day. Parang akala mo, hindi tayo nag-aral. Parang akala mo, hindi tayo nag-aral. Nag-aral din tayo kaya, diba? O, magpapakopya lang yan. Sabihin lang yan na, o, kopyahin to. O, sige. Tunaan yun eh. Ano gani? Anong tunaan gani, Day? Nang kanang ano? Pag-aralan nyo to. Ititest natin to bukas. Ganun lang yung mangyayari dyan. Ganun lang yung mangyayari dyan. Kaya nga, parang naglulokohanan lang sila. May sahod kami, ikaw. Kawawa, di kami pumayag. Kaya ayun. Napag-usapan, ipasa sila. Mag-check my answer sheet nakalagay sa likod ng module. Oo, pag-aralan. Oo nga. Sige, tunaan nyo ni, pag-aralan nyo to. Ganito, ititest natin ito bukas. Kopyahin nyo to lahat. O, ganun-ganun, diba? Daytia, oo, kalokohan talaga kasi sila. Nagsasahod tayo, nagpapakahirap. Diba, yung iba nga eh, teacher yung ano, yung dapat yung teacher yung maghatid ng mga module sa bahay-bahay sa mga estudyante. Dito, iba. Sa isang, katulad nito, isang puro kami. Isang asyenta, meron dito isang tao na president na sa kanya ipapasa yung mga module and then sa kanya rin kukunin yung mga module. Ganon. Mabuti na lang yung ganon. O, yung teacher, asan na? Pwede kayo magreklamo, Ate Thea, kung ganon ang teacher, tamad naman sila. Oo, mostly sa mga teacher, tamad. Hindi naman lahat. Meron naman ano, 'di ba? Meron naman mga teacher na matino. Hindi naman lahat. Dito kami talaga pupunta sa school. Mas maganda na lang yung sa amin, Day. Kasi nga kapos nga naman talaga yung mga tao dito sa amin, sa totoo lang. Yun na napag-usapan ng mga teacher and then meron dito isang tao na merong meron siya na maganda naman yung ano nila, yung sitwasyon nila. So nag-offer na siya yung maging president para yung mga kapos na hindi makapunta sa school na walang pamasahe, 'di ba? Instead na ipamasahe pa nila, bili na lang ng mga ballpen tsaka papel ng mga anak nila, ganun 'yun. So yung ginawa dito, may president, o pupuntahan lang nila, wala nang bayad, ganun lang 'yun. Oh, sa amin kami kumukuha at nagpapasa, hassle. Hassle din kaya at high risk pa din. Ay, ganun. Buti na lang dito sa amin dahil kami ano, kami pinapasa na lang namin sa ano sa president dito, sa Purok President. Kasi nga lalo na ngayon tag-ulan, 'di ba? Yung ano lang, yung high school lang namin, yung pamangkin ko na high school. Kailangan kami magpipick up, kami yung kukuha doon ng ano ng module niya sa school. Tapos ito naman yung senior high namin. Siya yung napupunta doon sa school niya every week sa city. Yung sa akin, dalawa dito, yung anak ko tsaka yung isang pamangkin ko na babae, yung elementary. Yun lang yung mahirap sa akin, yung dalawa.
Yes, Ate Tia, minsan pa naman biglang mag-chat. Yun, oras, pasahan na. Ay, ganon. Dapat weekly, di ba? Katulad niyan, Sunday, yung ano, yung ipapasa mo sa kanila. Tapos Monday, magpipick up naman ng another module. Di ba, ay, ganon? Ganon sa amin eh. Monday to Sunday, tapos ganon. Pick up ka Monday, ipapasa mo Sunday. Hala, ang bilis ng oras, 41 minutes na. Ang galing naman. Tapos 17% na lang ako. Ano yung pasahan sa inyo, Day Jane? Weekly din ba? Si Bayaw. Malaka, Choy. Every Friday, Ate Nalo, kaso dapat Friday complete na at minsan maaga mag-chat. Pasahan na daw. Ay, ganun. Grabe naman, parang ano, parang spring naman kami. Para kayong spring. Isang ano lang, isang ganyan lang, oh. Agad-agad. Nga, Choy? Nga naman. Sa amin, every Wednesday, kuhaan at pasahan, pero di rin nasusunod. Minsan sabihin ng teacher, wala pa module. Dumating, risked na naman. Ay, ganun. Sa amin, hindi dito, Day. Ano talaga, ng... Permanente talaga dito, Day. Ano, every Sunday talaga yung, ano, yung pasahan. Tapos every Monday talaga yung pick up. Galit na naman yung bayo. Ano naman to, Bia? Ano na? Ipasaway ka naman, Ge? Ano naman to? Sana matapos itong problema sa mundo para makabalik na tayo sa normal nating mga buhay. Dalawang anak ko. Ano ba yun? Dalawang anak ko, 10 months na di nakakalabas. Eh, di mas maigi nga, 10 months, di ba? Hindi nakalabas. Maganda nga yun. Ganon din dito, ah. Oo nga, sana bumalik na sa normal para makabalik na rin ako trabaho. Hanggang ngayon, wala pa rin trabaho. Ay, ewan ko. Kung alam ko lang talaga na ganito yung mangyari talaga, Day. Day Tia, noon pa talaga umuwi na ako dito sa Bukid. Kisa naman nagtiis ako dun sa boarding house na magsigibayad. Tapos, hindi alam kung kailan. Ah, yung SH pala, still here. Thank you, Mamita Ems. Wala sa ayos, kaya minsan nagreklamo ako. Ako taga hatid module ng pamangkin ko. Minsan may mga mahirap magreklamo. Ano mo? Ako na di dapat ganun kasi di rin makuha ng mga bata yun. Module nilang ginawa. Oo nga. Hindi, yung ano kasi, yung iba, sa amin dito, bawal yung ano, yung mga bata kukuha ng module at maghahatid ng module. Bawal yun. Dapat, dapat ano, ng guidance, parents. Ganun yung ano, ganun yung... Yung patakaran dito, hindi pwede yung estudyante. Oo kaya, Day, ang hirap, Day. Lalo na Day yung music.
Okay lang yung science. Gusto ko yun, science. Yung pinakamahirap para sa akin, yung math. Oo, hindi ko kaya. Kasi bubo talaga ako pagdating sa math. Totoo yan. Okay na yung English, science, tsaka Filipino. Okay pa yun sa akin, pero pagdating na sa music, math, talagang ano, ayoko na. Nai-stress na talaga ako dyan. Tama ka dyan, ganda Jane. Ginagawa tayong parang mga robot na sunod-sunura na lang. Wala rin matutunan mga ba. Oo nga. Sila, continue yung sahod nila. E tayo, ano? Kaysa paglalabada, kung minsan, hindi na natin magawa. Kasi nga, pressure na tayo. Kailangan ng, ano eh, ipasa. Kailangan na natin matapos, di ba? Ganun din. Sabi ko nga, kung pwede, wag naman sila print ng print lang, tingnan din nila. Ah, ganito dai, na-notice ko yung sa module-module na yan dai. How many times na na-notice ko yan? May answer kay nga. Ate Chuyo? Sa piya? May answer kay nga. Mali naman yung mga answer. Totoo yan. Na-notice ko yan, nakita ko talaga. Ay, ano ba to sabi ko? Naglagay sila ng mga answer kay. Tapos, mali naman talaga. Oo, mali-mali ang laman ng module. Tama nga. Mali-mali. Katulad dito kanina, meron naman akong nakita. Pero kung mga kapuspalad talaga na kuan, na kapos sa mga pinag-aralan yung mga ibang mga nanay, tapos yung mga anak nila, syempre anak lang yung gagawa. Eh, alam mo naman yung mga bata, di ba? Sigurado niya, kukopyahin lang talaga yung likod, yung answer kay. The rest niyan, wala na. Kasi nga, meron nga ako nakita. A module. Katulad dito, module. Asan ba? Ganito, module. Oh, module. Tapos, yung ano... Yung answer ng bata nakaipit dito. Ginanyan oh, mga ganyan. Oh. Tapos hindi nakita ng teacher hanggang sa amin napunta yung module na yun. Tiningnan ko yung answer ng bata. Pati yung nakalagay na answer me very. Nilagay ng bata. Sus, Ginoo, sabi ko. Ay, kawawa naman yung bata, oy. Hindi na naipasa yung papel niya. Mali-mali pa yung ano niya. Tapos sasabihin ni Sek Brione, successful, haha. Ano, paano naging successful? Kahit sinong mga estudyante o mga nanay dito. Kasi yung ibang nanay, pag in-interview na nga naman talaga sa mga ano, sa mga TV-TV na yan, sabihin ganito, ganyan. Pero reality, silang gumagawa. O, di ba? Tapos mali-mali naman. Totoo, Ate Tia, minsan kinokorek ko na lang. Sana all. Eh, kung ako talaga, eh, bahala ka dyan. Pag hindi ko talaga kaya. Totoo yan, Day Jane. Pag hindi ko kaya talaga, hindi ko pilitin yung sarili ko. Lalo na kapag ano, ma-search ko. Pero kung minsan, pag hindi makita sa search na yan, bahala ka sa buhay mo. Yung, para sa akin, yung importante talaga, yung ano, ano ba ito tawag? Yung summative test. Pag nakakuha ng summative test, eh okay na yun. Wala namang awardee ngayon, di ba? Wala naman na may natutunan yung mga bata. Sabi ko na lang sa anak ko, mag-aral ka na lang magsulat ng maigi, tsaka ano, magbasa. Kasi kung marunong ka magsulat, marunong ka magbasa, marunong ka umintindi. Pag hindi ka marunong magsulat, hindi ka marunong magbasa, eh, huwag kang tatangatang. Ganun na lang yun. Sabi ko, bawi ka na kapag high school ka. Oo, Ate Nalo, di ba? Tapos nga, yung anak ko, magaling pa nga mag-English kaysa sa akin yan. Ako, bobo talaga sa English. Mag-English-English yan sila. Ang galing nila, eh ako, nga. Nga lang, oo.
'Di ba? Yung isang bata kapag marunong na sa A, B, C, D, 'di ba? Marunong na sa alphabet. Ma-familiar niya na 'yan. Marunong siya magsulat. So, ma-familiar niya na. Maya-maya, pag ma-continuous na 'yan, marunong na 'yan magbasa. Pag marunong magsulat, marunong magbasa. Yung pangatlo, marunong umintindi. So, kung marunong magsulat, intindihin niya. Oo, Day Jane, di ba? Merong, ano, merong nagbigti dahil sa na-stress na sa module-module na yan. Ganun, napapagod na utak. Mas maganda nga na, ano, magbalik na sa face-to-face. Ang problema naman dyan, yung crisis ngayon, grabe, sobra talaga yung crisis ngayon, Day. Pag bumalik sa face-to-face, requirements na naman, bags, school supply, uniform, Diyos ko, Ginoo. Tapos yung baon pang araw-araw, sana naman kukunin ng mga nanay tsaka tatay pa baon sa mga bata. Yung importante sana mawala na to yung ano, mawala na to yung pandemic na to para bumalik na sa normal ba. Nakakamiss na yung normal na buhay nung noon. Na, talaga, na-miss ko talaga yun. Yung pagtingin mo ng wallet mo, may dudukutin ka. Pag anong gusto mong bilhin, gusto mong kainin, mabibili mo. Ngayon, ni Diyos ko, 12 pesos pangkok. Nganga. Magnganga. Ito, ano ka na, lunok-laway ka na lang. Lunok-laway. Oo, natong pandemic na to. Oo nga, lunok-laway. Ay, Ginoo. Sana bumalik na talaga, totoo yan dahil, bumalik na sa normal para makabalik din kami sa ano. Hindi rin kasi namin ma-force yung ano, yung agency namin eh. Kasi nga, magpo-posting lang naman yung agency kapag gusto ng kliyente. Paano nyo mamahal sa mga tao, sa mga tao na ghost sa mga dyan. Tao na ghost dyan at mga iniwan ng jowa nila, huwag kayong mag-alala. Marami na tayo. Buti nga dyan, marami. At free lang dito, lahat bilin. Oh, Day, napakaswerte ko naman dito pag uwi ko ng ano. Ghost? Pag uwi ko ng bukid, Day. Napakaswerte ko kasi nga, maraming pananim yung ano, yung bayaw ko, tsaka masipag yung bayaw ko. So, may dudukutin talaga. Kahit wala kang pera, basta may bigas ka, may dudukutin ka. May lulutuin ka. Pero nung nasa syudad ako, Day, Diyos ko. Ay, Ginoo. Sobra talaga ngayon, halos lahat bilihin tumaas. Oo. Grabe na yung ano no, yung baboy diyan sa Manila no, ang mahal. Samantala dito 180 lang yung kilo. 180 lang yung kilo. Ano na? Bata lang. Ate ko lang pala. Ayan, ay, may sinulat ako kanina. Ay, makikita ba? Ayaan mo na yan. Yung mga patama quotes. Dito atin na lo, balunggay, kagtangkong, 20, tali, haha, sabayan pa ng baboy. Diyos ko ay, kagto na lang din na damo, ditangkong, kagtakway. Damo, ditangkong, kagtakway. O, diba? Hala, Diyos ko, 400 to, Day, ang ano, Daday? 400 ang baboy, saka mahal-mahal, ay. Grabe, no? Grabe, gidaya ka mahal sa inyo, ya? Tapos ang balunggay, dahil lima lang naka, ano ay, lima kapakse. O, diba? Pag lima kapakse, lima man kapakse, isang tangkong, 20-20, 40, 400, ano na? 480? Diyos ko. Dino yung manok, may 150 ka, may 120 ka, may isa ka nakakilo. O. Oh. Kabudlay-budlay, gadya kong sa syudad, kaya ti sa syudad to sa amon, to sa diriyaw sa syudad, amo man na amo lang ang presyohan, ay sina, barato lang, pero grabe, dyan Manila, ya. Magbalita, nabaladay sa gym, eh, dahil makita na ang presyo-presyo na, Diyos ko, ang sililabuyo, ang kilo, tag isa kalibo. My God, siling ko, diriyang sililabuyo, diari lang silikod balay, oh.
Kasi na makan dio tag duwa ka bilog. Samantala di radius ko malmahal gidyan no. Mangwa ka lang di alugbate. Ang mga balunggay di dai ginapang utod na lang dai, hindi na makaya. Daraya, tatlo lang ka, ano, ay, lima kapak lang. Lima kapak lang, 20 pesos. Higda pala sa katre lang. Malmahal. Ala, 4 minutes na lang, isa na kung galing ka oras. Okay. O, diba? Ang bilis ng, ano, yaw-yaw ng yaw-yaw. Yung salita ko, parang hindi pa naman maintindihan. Ay, nako. Bahala kayo. Ang importante, mag-live ako. Ang importante, mag-live ako. Ano na? Aha, o oh, diba dahil kahit hindi maintindihan yung mga salita ko dahil basta yung actually last ko na basta yung importante diba mag ano ako mag live. Wait lang BG, busy na ha. O oh, saglit lang dahil Tia dali lang ha. Advantage sa probinsya Tinalo dira libre sili maglaswa lang okay na makakao na dire 500 mo panakot lang na puuday relate ko na day ay kay bista biskansang sa syudad ko nag-i-star dire tanan-tanan bakal man pero kung pariyusin ni nga ari ka diya sa bukid sa amon diyo wala ka na diya gasto kaya dito ya Diyos ko grabe gidya ang tubig din amon libre lang ginabayaran mo diya kurinti lang. Tapos kung damo ka pa na nom, di makakaong sa matarong. Gaplano kami puli. Pag okay na, oo. Pululi na kamuli kag para nga ano. Ako lang mapuli sa katapusan lang tawang ko kung okay. Okay sa iluhan namon. Kay mapuli kami sa kabangkalan. Saling ka mo dahil tiya sa kabangkalan. Hala dahil tiya sa kabangkalan ka. Charot. Saling ka dahi tiya, saling ka sa kabangkalan. Puli na di balada kay para malagaw ka di dahi sa amon. Kay makapangkos na dito bo. Oo, oh, basta pisa na sa probinsya, mabuhi gid. Oo, oh, tutod-tutod na yan. Pero kung tamaran ka di sa probinsya, ti, patay ka man eh. Saling ka sa kabangkalan, dahi tiya. Isa. Sa Solas Street kami pero may nabakal kami lupa sa barangay. Ah, sa hila muna. Sa hila muna. Day Jane. Si ano day, si Angie day, kay taga Kabangkalan na. Day. Day Jane. Taga Binikwil. Yun. Yun yung mga kakilala ko dyan. Ay, 1 hour. Ay, nako! Sige na, bye-bye na! Bye-bye all!
See you tomorrow. Dai, tiya, buwas naman na. Kantuan mo ko uli akong live. Charot. Thank you so much. Mamita Ems, bye-bye. Dai Jane, bye-bye. Si, ano pa yun? Si Dai Mitch, thank you so much. Bye-bye. Ay, sus.